Sa loob ng 2 taon, humarap tayong lahat sa mga kakaibang hamon. Unique at unprecedented ang mga pagsubok na ating kinaharap. Taong March 2020, nang ako ay formal na itinalaga bilang Pangulo ng Universidad. At sa buwang ding ito, tayo ay sumailalim sa isang strict lockdown dahil sa paglaganap ng COVID-19. Kahit naging mapanghamon ang ating unang 2 taon, ay di tayo tumigil para isaayos ang mga proseso, kinisin at pabilisin pa ang mga serbisyo, at lalo pang pagandahin ang sintang paralan, hindi lang dito sa Maine, pati na sa ating mga branches at campuses. Inalabas at pinatatag natin ang LUDIP o ang Land Use Development and Infrastructure Program ng Universidad. Bilang isang engineer, malalim ang pagnanais natin sa mga matitibay at ligtas na mga infrastructure. Estudyante pa lamang ako, ay hinaing na natin ang mas malalaki at maaliwalas ng mga classrooms. Simula noong 2020, ay hindi tayo tumigil sa pagpapagawa ng mga ito para sa isang ligtas na balik-eskwela sa first semester ng school year 2022-2023. At kahit papaano, ay may mas malalaking espasyo na para sa bawat estudyante at mga guro. Pagpasok ninyo ay sasalubungin kayo ng ating bagong gym, bagong lagoon, bagong library, at bagong student centers. Sisimulan na rin natin ang pagpapagawa ng mas malalaking classrooms at mas malilinis na palikuran sa ating academic building. Naririnig namin ang inyong hinaing, kaya't ito ang mga proyektong inuna natin para mas mapaganda ang inyong buhay estudyante at guro. Katuwang ng mas magagandang infrastruktura ang mas mataas na kalidad ng edukasyon, kaya hindi rin tayo tumitigil sa pag-angat ng level ng ating accreditation ng ating mga academic programs. Ang accreditation ang isa sa scientificong paraan ng pagsusuri kung naaabot ba natin ang pamantayan ng industriya at akademya sa pagbibigay ng edukasyon sa mga estudyante. At proud akong ibalita na kalakhan ng ating kurso ay nasa level 3 at level 4 na. Iilan na lamang ho ang nasa level 1 at level 2. Patunay ho rito ang patuloy na pagdami ng ating mga graduates na nagtatap sa licensure examinations. Pamamayagpag ng ating mga estudyante, guro at alumni sa local at international arena. Matapos ang 2 taon ay pinabilis at pinakinis din natin ang ating mga proseso. Simula 2018 ay nakaka-receive na tayo ng certification mula sa ISO. Pero simula 2020 ay talagang mas tinutukan pa natin ito. Kaya kaliwat kanan ang ating ginagawang retooling, process mapping sa mga opisina para maisiguradong walang magiging bara o sagka sa ating mga sistema para lalo pang maisaayos ang ating serbisyo sa ating mga kliyente. Compliant tayo sa iba't ibang government efficiency systems gaya po ng ARTA, ISO, BAICS, OPCR at marami pang iba. Ngayon ay nasa proseso na rin tayo ng digitalization para nang sa gayon ay maging mas mabilis at efficient ang ating services gaya ng mga nire-request at pagkuha ng mga documents. I-digitalize po natin ang ating mga serbisyo para mas mapabilis ang inyong pagre-request at pagkuha ng mga dokumento. Sa hanay po ng research, ay nagkaroon tayo ng mga groundbreaking achievements. Naabot na natin ang ating target na 100 published research noong nakaraang taon. Dumaming lalo ang ating published articles, journals, at mga nadaluhang presentation ng ating mga faculty members at researchers, local at international. Sa mga susunod na taon, ay lalo pa nating paigtingin at sisipagan ang ating pagtatrabaho. Pasisiglahin natin ang ating koneksyon sa ating international community
para mas lalo pang lumawak ang ating opportunities para sa mga estudyante at guro. Sisiguraduhin natin ang ligtas na pagbabalik eskwela sa darating na academic year 2022. Naging masinsin ang ating pagpaplano para dito. Nagkaroon din tayo ng mga vaccination drives para maisiguro ang kaligtasan ng lahat laban sa COVID-19. Nagsagawa rin tayo ng malawakang consultations para maisiguro na ang lahat ay nabigyan ng pagkakataon na sabihin ang kanilang hinaing. Nag-procure din tayo ng additional scanners, air purifiers, at iba pang mga kagamitan na magsisiguro ng kaligtasan sa loob ng mga classrooms. Alam ko pong excited na kayong lahat na makita ang inyong mga kaklase. Ako man ay na-excite na rin na muling mapuno ng mga boses at makita ang mga estudyante sa mga classrooms at mga hallways. Pero paalala ko lang, ang mga susunod na taon ay patuloy na magiging mapanghamon sa ating lahat. Pero alam kong hindi natin ito kakaharapin ng mag-isa. At alam kong marami pa po tayong kayang gawin pag tayo ay nagsasama-sama at nagtutulungan. Together we stand as one para sa sintang paaralan, para sa ating bayan.